Guys, guys, tingin niyo gaano kabigat itong baso na puno ng barya? Siguro, mga 1/4 kilo. Tingin ko, mga doble ng sinabi ni Kuya Rod. Mga kalahating kilo. Whoa! 1,000 grams or 1 kilo. 1 kilo? Ang bigat! 1 kilo! Okay, ito ngayon ang tanong ko sa inyo, guys. Sa tingin niyo, itong edible straw na gawa sa cornstarch, kaya ba nitong buhatin ang 1 kilo ng barya? Tingin ko hindi, kasi manipis yan eh. Tingnan mo, nababali pa oh. Tama. Tsaka kung edible yan, ibig sabihin nakakain, diba? So pwedeng kagatin, kaya malamang pwedeng mabali. Yan, katulad niya, okay, binali ko. Okay, tama naman yung logic niyo. So tingnan natin kung tama ang hula ninyo. Okay, alright? Sige. Try natin. Experiment time! Nagbutas na ako dito sa ating paper cup. Sa kabilang dulo. Nababali yan. Kung napansin nyo, hindi na tayo gumagamit ng plastic masyado dito. Oo, syempre. Except ito. 1, 2, 3. Okay, ngayon. Napakabiga. Kaya pa? Parang mababali. Mababali na ba? Ibigayan. Diba? Kaya pa? Ibigayan! Ibigay or hindi. Kaya. Let's see, wow. Let's see. Boy, todo na natin. Mukhang... Parang tibay niya pa rin. Hindi pa rin nababali. Aba. Okay pala tong edible straw na to, no? Wala, konti na lang. Ano ba talaga? Ayan! Wow! Wow! Kinayanan niya ang 1 kilo ng barya. Grabe, ang strong! Oh, amazing! Diba? I believe! Ang mga edible straw na tulad ng ginamit sa experiment na ito ay karaniwang gawa sa flour o harina at cornstarch o gawgaw. Dalawang ingredients na laging ginagamit sa cooking at baking. Hinahaluan ng tubig ang harina o cornstarch para maporma sa manipis na tube na may butas sa magkabilang gilid. Pero pinaiinitan ito para mag-evaporate ang tubig. Natutuyo ulit ang harina o cornstarch at tumitigas. Pero bukod sa pagtigas nito, nagkakaroon pa ito ng isang characteristic, ang rigidity. Ito ang kakayahan ng isang bagay na hindi mag-iba ng forma kahit na patungan o magbuhat man ito ng mabigat na bagay. Kaya kinaya ng edible straw ang 1 kilong barya. I believe.